Una sa lahat, inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, mas mataas daw ngayong taon. Kaya naman Pangulong Bongbong Marcos, pinatututukan ang pagpapalakas ng ating teknolohiya at agrikultura. Ang lahat ay kailangan natin tignan at pag-aralan para makahanda tayo. Kahit na hindi na tayo mag-import, ay meron tayong sapat na supply. Ang buong detalye ko ganyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline Tonight. Level ng tubig sa apat na pangunahing dam sa Luzon bumababa. Nagbabadya tuloy ang problema sa supply ng tubig. School break sa Marso, kung kailan kasagsagan ng tag-init pinag-aaralang ibalik. Bagong liderato ng PNP sa ilalim ng bagong PNP chief, magiging bukas daw sa mga kritisismo. Under my leadership, rewards and punishment will be quick and decisive. It shall be fair and impartial, and due process shall be observed. Electronic dragon display sa Disneyland sa California sa Amerika biglang nagliyab sa gitna ng performance. At sa pabaong Pampa Goodnight, pakinggan ang contest ng pagalingan sa pagaya sa huni ng ibon sa Belgium. Ng gobyernong projection ito para sa magiging inflation sa bansa sa buong 2023. Nilagay nila yan mula 5-7% na halos doble sa huling projection ng mga economic managers. Ang masaklap po, tila kakambal ng lalong mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at nakambang bagong buwis simula sa susunod na taon. Nasa frontline ng balitang yan si Shaila Francisco. Mukhang lalo pang bibilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin ngayong taon. Sa taya kasi ng Development Budget Coordination Committee na binubuo ng economic managers ng gobyerno, nasa 5-7% ang tinatayang inflation sa kabuuan ng 2023. Di hamak na mas mataas ito sa una nilang projection na 2.5-4.5%. Dulot yan ng mataas pa rin presyo ng pagkain, kuryente at transportasyon. Ang masaklap, mukhang matagal pa raw bago maramdaman ang pagbagal ng inflation doon sa target ng gobyerno. The inflation path will continue to decelerate and will, barring the occurrence of any further shocks coming from the supply side, turn to within target sometime in the fourth quarter of this year. Most probably around October or November of this year. Kabilang sa binabantayan ng gobyerno ay ang epekto ng El Nino sa presyo ng pagkain, lalo't pinangangambang mababawasan ang produksyon ng ilang agricultural products. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos, pinatututukan ang pagkakaroon ng bansa ng sarili nating teknolohiya sa agrikultura para mapataas ang ani. Nang sa gayon ay di na tayo umasa sa importation o pag-aangkat. Ang lahat ay kailangan natin tignan at pag-aralan para makahanda tayo na kung sakali man ito ay mauulit, tayo naman ay may gagawin. Meron tayong nakahanda at masasabi natin kahit na hindi na tayo mag-import, ay meron tayong sapat na supply na pagkain para sa ating mga mamamayan. Ayon naman sa Department of Budget and Management, di pa nila nakikitang kailangan dagdagan ang pondo para sa ayuda ngayong taon. Yun nga lang, apektado ang pondo nila sa ilang government projects dahil sa inflation. We have already created the TWG under the DBCC. If ever, they are working on the numbers now, assuming that we need to adjust, especially yung mga payments natin for the construction, for the infrastructure sector and other services. The rule is we cannot spend more than what Congress has appropriated. Okay? So yung impact ng inflation, so future budget yun.
para punan ang budget sa mga susunod na taon, magdadagdag ng mga bagong buwis ang gobyerno. Kabilang dyan ang excise tax sa single-use plastic at pre-mixed alcohol, pati ng VAT o value-added tax sa digital service providers na pwede nang ipatupad sa susunod na taon basta't maipapasa mga nakahaing panukalang batas sa mga ito. Habang sa 2025, posibleng dagdagan ang buwis sa sweetened beverages at motor vehicles o mga sasakyan. It could actually be sooner, but we're just being conservative because it depends on where it is now in the legislative process. Sa kabila ng epekto ng inflation, tiwala ang economic managers na kaya pa rin lumago ekonomiya ng 6-7% ngayong taon. Pero mismong si Pangulong Marcos ang aminadong dito magiging madali. It takes a little time dahil buong struktura ng ekonomiya ay binabago natin. Darating ang panahon na maging kalma na yan, mag-stable na yan. At yun talaga yung inflation rate, napapababa na natin dahan-dahan yan. Ayon naman sa National Economic and Development Authority, prioridad ng gobyerno na iparamdam sa taong bayan ang pagganda ng ekonomiya. It's not just growth that matters. What is even more important is the inclusiveness of that growth, that everybody benefits from the growth process. In practical terms, that means investments. And by investment, you can improve the quality of jobs. Whole game is not really just to increase GDP, but to reduce poverty to single-digit level, to improve the quality of the jobs that are available so that our workers would not have to be forced to seek jobs outside the country. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Pinatitignan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos na ilipat ang pangunahing source ng tubig sa bansa sa surface water mula sa underground water. Isa raw ito sa mga solusyon ng gobyerno sa gitna ng patuloy na pagbaba ng antas ng tubig sa malalaking dam sa Luzon. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Idiniin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng paghahanda ng gobyerno sa epekto ng El Nino sa supply ng tubig sa bansa. Kaya naman, isinusulong ng Pangulo na baguhin ang pangunahing pinakukuna ng tubig. We are slowly converting our dependence of water supply from underground water to surface water. Sisimula na rin daw ng gobyerno na solusyonan ang mga problema sa distribusyon ng tubig sa bansa. Anong panahon pa ng gera eh? Nung linagay yung mga tubo-tubo eh. Nung binuksan namin yun, yung tubo, wala na yung bakal. Pinalawang na, ang naiwan na lang yung simento na humahawak doon sa tubo. Itong weekend kasi, biglang bumaba ang antas ng tubig sa 4 na itinuturing na mga pangunahing dam na pinagkukunan ng tubig sa Luzon. Yan ay ang Angat, La Mesa, San Roque at Caliraya Dam. At hanggang ngayong araw, patuloy ang pagbaba ng water levels sa mga ito. Sa uling datos ng PAGASA, nasa 196 meters na lang ang water level sa Angat Dam, malayo sa 212 meters na normal level nito. Sa La Mesa Dam, halos 3 meters na ang ibinagsak ng tubig mula sa normal water level. Malaki rin ang ibinaba ng antas ng tubig sa San Roque Dam na halos 45 meters, habang ang Caliraya Dam, nasa 287 meters na lang ang water level. Normal lang naman daw na bumaba ang antas ng tubig sa mga dam tuwing tag-init. Pero mas mabilis raw ang pagbaba ng water level ngayong taon dahil sa dami ng sabay-sabay gumagamit ng tubig dala ng matinding init. Yung utilization ng tubig natin for Metro Manila is mataas din. Napaka-alinsangan, lahat gustong maligo, lahat gustong uminom ng maraming tubig. No, things like that could add up doon sa mabilis na pagbaba ng tubig sa ating mga reservoirs. Karaniwan naman daw, nababawi ang nawawalang tubig sa mga dam pagsapit ng habagat season o tag-ulan. Yun nga lang, iba raw ang sitwasyon ngayon dahil sa banta ng El Nino na tinatayang dadating sa Hulyo at magtatagal hanggang sa susunod na taon. Bumababa sa normal yung ating mga pwedeng ma-receive na pag-ulan. No? So kung tayo po ay halimbawa nasa critical area yung ating lugar na maapektuhan talaga ng El Nino, most likely is magkakaroon po tayo ng tinatawag na mga drought. Sakaling tuluyang bumagsak ang water level sa 4 na dam, hindi raw malayong maulit ang matinding water service interruptions noong 2010.
Ngayon lang, di ba, meron na tayong naririnig, may mga rotational na parang water interruption, no? Personally po ay na-experience namin yung talagang ang haba nung ano, yung water interruption the whole day wala. Tapos darating lang siya, I think it's gabi na, tapos matatapos siya 5:04 a.m. So yung mga ganun. Isa rin sa nakikitang paraan ng Pangulo para makapag-imbak ng tubig ang tinatawag na collection pools. Ngayon, wala pa tayong ganyan, pero dahan-dahan magkakaroon na tayo yung tinatawag na mga collection pools kung saan-saan lalagay. Makakatulong, nagsimula pa nga ito sa flood control, pero makakatulong ito sa pagkolekta ng tubig para kahit na dumating na ang El Nino, ay meron tayong pagkukuhanan ng tubig. Ayon naman sa National Irrigation Administration, isa pang solusyon ang pagtatayo ng mas matataas na dam para makapag-imbak ng mas maraming tubig. Para sa mga susunod na panahon po ay hindi na tayo mamamagama kung may La Nina man tayo, at least pag may mga high dams tayo, namimitigate po natin yung flooding at the same time nakakapag-ipon tayo ng maraming tubig para pumagamit sa ating irigasyon. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mas magiging mahigpit ang PNP sa mga pulis sa sangkot sa ilegal na droga. Yan ang siniguro ni bagong PNP Chief Benjamin Acorda Jr. Nasa frontline ang balitang yan si Gary De Leon. Serve the people with integrity, with accountability, and genuine justice. Always be open to public scrutiny and practice restraint and maximum tolerance in the face of harsh criticism. Ito ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong hepe ng Philippine National Police na si Police General Benjamin Acorda Jr. Formal nang nanumpa si Acorda sa Change of Command Ceremony ng PNP sa Camp Crame kanina. Kasabayan ang pagretiro ngayong araw ni Police General Rodolfo Osorin Jr. matapos sumampa sa mandatory retirement age ng 56. Bukod kay Acorda, kabilang sa mga pinagpilian bilang susunod na PNP Chief, sina Deputy Chief for Administration Rodel Sermonia at Chief of Directorial Staff Michael Dubria na parehong 3-star generals. Matunog din sina Major General Elisei Cruz na head ng Directorate for Investigation and Detective Management, Major General Jonel Estomo na PNP Deputy Chief for Operations, NCRPO Chief Edgar Okubo at Brigadier General Romeo Caramat na hepe ng CIDG. Pero sabi ng Pangulo, hindi lang rango o popularidad ang kanya naging basehan sa pagpili sa pinuno ng PNP. Dahil nga maraming nangyayari sa ating kapulisan, marami tayong tinitignan, marami tayong nagkakaproblema tayo. Kaya kailangan ng kailangan ay maglagay tayo yung maaasahan natin na commander. At gaya ni Pangulong Marcos, Ilocano rin si Acorda na tubong La Union. Yung ating bagong PNP chief, si Benji Acorda, somebody who is well known to me. At kaya alam ko na ang kanyang kakayahan, alam ko naman na ang kanyang reputasyon sa loob ng PNP, siya ang pinakabagay sa ngayon, para pakalmahin natin ang sitwasyon ngayon na umiiral sa pulis dahil marami nga tayong pinapalitan. Sa kanyang unang talumpati bilang PNP chief, nangako si Acorda na magiging mahigpit sa mga pulis na sangkot sa illegal na droga. My stand on anti-illegal drugs is clear. No police should be involved in pushing, using, or whatever means of illegal drug trade. We will be charged and removed from the service. This is my warning to each and every one of you. Tiniyak din niya magiging tapat, patas at bukas ang PNP sa mga kritisismo sa ilalim ng kanyang liderato. Under my leadership, rewards and punishment will be quick and decisive. It shall be fair and impartial, and due process shall be observed. Bago na iluklok sa pinakamataas na posisyon sa PNP, pinamunuan ni Acorda ang Directorate for Intelligence. Nagsibi rin siyang bilang Regional Director ng PNP Northern Mindanao. Miyembro siya ng PMA Sambisig Class of 1991. 8 buwan lang niyang pamumunuan ng PNP dahil nakatakda na siyang magretiro sa Disyembre. Si Acorda na ang 29th na PNP chief mula noong 1991 at pangalawa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaking hamon ang kakaharapin ni Acorda bilang hepe ng PNP. Kabilang dito ang umano'y cover-up sa pinakamalaking drug haul sa bansa na nagkakahalaga
and 6.7 billion pesos. Gumugulong din ngayon ang internal cleansing sa PNP para tukuyin ang mga opisyal nitong sangkot sa illegal na droga. Bago naman bumaba sa pwesto, nagpasa rin si Asurin sa mga aniyay nakikisawsaw sa issue ng droga kaya't naiipit sa kontrobersya ang PNP. The PNP is now under scrutiny, but I trust our Lord and our people that justice will be on our side once we have brought to justice those involved in the proliferation of drugs in our country. In a few days, more reports will come out, and I hope my successor will be able to continue what we started and pursue this cause. Isinusulong ng Fineman Advisory Group na manatiling chairperson ng panel si Asurin kahit hindi na siya PNP chief. Sa uling abiso, higit 30 opisyal ng PNP ang sumailalim sa verification matapos pagsumitihin ng courtesy resignation. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Bumagsak ang isang trainer aircraft ng Philippine Air Force sa Lipa, Batangas kaninang umaga. Sa report ng Philippine Air Force, nagkaaberya ang SF-260 FH Marchetti trainer sa upwind leg ng runway sa Fernando Air Base. Ang upwind leg ay ang bahagi ng runway kung saan dapat ay pa-takeoff na ang aircraft. Kahit mababa raw ang altitude, na maniobra pa ng piloto ang aircraft sa open area para maiwasang makapinsala sa mga malalapit na bahay. Ligtas naman ang mga sakay ng aeroplano. Kasalukuyang nire-recover ang bumagsak na aircraft. Pangulong Marcos, pinag-aaralan raw ang pagbabalik ng school break sa Marso. Pangulong Bongbong Marcos, may mga gustong baguhin sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. At mga OFW nagpapasaklolo sa bakbakan sa Sudan, umakyat na sa higit 300. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Kanya-kanyang diskarte mga eskwelahan para labanan ang init ng panahon. Si Pangulong Bongbong Marcos sinabing pinag-aaralan ng pamahalaan na ibalik sa Marso ang school break ng mga nasa elementary hanggang senior high school. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Sa open field na ito ng Lutukan Integrated National High School sa Sariaya, Quezon, pinag-exam ng isang guro ang kanyang mga estudyante. Natatakpan sila ng lilim ng gusali at hindi rin sila tabi-tabi. Nagawa raw ito ni Teacher Jong dahil nakita niyang init na init ang mga estudyante niya sa loob ng classroom. Para hindi paypay ng paypay yung mga bata ko, ay para makapag-focus din at medyo malilim naman dun sa labas, kaya ang ginawa ko sa kanila, tayo labas. Noong una, ayaw para lumabas ng mga estudyante, pero kalaunan, nagustuhan din nila ang ganitong setup. So mas presko sa kanila, o nung tinanong ko sila after the exam, ano kumusta exam ninyo? Mas okay sir pag nasa labas, medyo nakapag-isip sila. Sa isang eskwelahan sa Mandaluyong, may mga estudyante ring hindi maiwasang magpaypay. Si Teacher John, malaking tumbler na ang dala, pamatinuhaw. Always bring pamaypay at saka drink water talaga. Yun lang talaga para iwas dehydration. Sa Mamburao Central School naman sa Occidental Mindoro, hindi muna required mag-uniform ang mga estudyante at guro. Pinapayagan silang magsuot ng preskong damit para makatulong sa mainit na panahon. Sabi ng Department of Education, nasa mga eskwelahan ang diskarte kung paanong matutugunan ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa kabila ng matinding temperatura. We have to balance, no? We also have to think about yung kalusugan ng ating mga learners. Pero para sa Teachers Dignity Coalition, kailangan na ng pangmatagalang solusyon sa problema. The long-term solution would be, well, a hiring of more teachers, no, a building of more classrooms, no, and lowering, no, ng ating class size, no, and of course ventilation system sa ating mga eskwela. Dapat din daw paikliin ang oras sa classroom para hindi mainitan ng mga estudyante pag tanghaling tapat. Basta kung sa tingin natin ay pwede pa, hindi naman mag-suffer yung mga bata, no? Wag lang naman mawalan, no, ng face-to-face classes yung ating mga mag-aaral. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, pinag-aaralan na ng gobyerno na ibalik sa Marso ang bakasyon ng mga estudyante. Inurong kasi sa June hanggang July ang summer break nung magsimula ang pandemya.
marami nga nagsasabi, pwede na tapos na yung lockdown. Karamihan na ng eskwela face-to-face na. Palagay ko, yung diskusyon na yan, madidesisyonan yan very soon. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Humihingi ng saklolo ang lokal na gobyerno ng Occidental Mindoro dahil sa krisis sa kuryente. Nagsulat na raw si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano sa mga energy-related agencies ng pamahalaan tungkol dito. Magdadalawang buwan na nang nakakaranas ng problema sa kuryente ang mga residente ng nasabing probinsya. Kadalasan daw, 4 oras lang silang nagkakakuryente kada araw. Ayon sa Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation o MCPC na siyang nag-iisang power producer sa probinsya, kaya nitong mag-supply na hanggang 35 megawatts. Yun nga lang, hirap silang magpatakbo ang kanilang planta dahil sa hindi nababayarang fuel subsidy ng National Power Corporation o NAPOCOR. This scenario actually caused the depletion of NPC's subsidy fund as early as June of 2022. NPC's budget for the whole year of 2022 was actually already consumed middle of the year plan with no apparent source of replenishment inside. Sabi naman ng Energy Regulatory Commission, sa ngayon ay may 3 power supply agreement na pinirmahan ang MCPC at ang Occidental Mindoro Electric Cooperative kung saan 2 ang nakahain sa kanila. Hindi pa raw nakahain ang isang PSA dahil sa kakulangan ng mga permit. Ito raw sana makakatulong sa capacity requirement ng Oriental o Occidental Mindoro. May mga gusto raw baguhin si Pangulong Bongbong Marcos sa ilang kasunduan natin sa Amerika. Kabila na po riyan ng 7 dekada ng Mutual Defense Treaty or MDT at may 2 dekada ng Visiting Forces Agreement ng Amerika at ng Pilipinas. Babanggitin daw yan ni Pangulong Marcos sa muli nilang pagkikita ni US President Joe Biden sa susunod na buwan. Pero hindi na dinetalye ni PBBM ang mga gusto niyang baguhin sa MDT o sa VFA. It has to evolve dahil nag-i-evolve din. Kailangan ina-adjust din natin yan dahil meron din talagang evolution, may nagbabago rin sa sitwasyon na hinaharap natin dito sa South China Sea, sa gitna ng mga pangyayari, sa Taiwan, sa North Korea, lahat ito mga ano na medyo umiinit ang sitwasyon dito sa atin. Bukod po dyan, isusulong din ni PBBM sa Amerika ang mga isyu ng ekonomiya, kultura at climate change. Sa Linggo, April 30, tutulak pa Amerika si Pangulong Marcos para sa kanyang official working visit doon. Tatagal siya roon hanggang May 4 bago dumiretso sa UK para sa coronation naman ni King Charles III. Lalo pang dumami ang mga Pinoy sa Sudan na nagpasaklolo ng makauwi ng Pilipinas. Dahil pa rin po yan sa lumalalang bakbakan sa Sudan. Sa huling tala ng Department of Foreign Affairs, 300 sa 600 Pinoy sa Sudan ang gusto nang umuwi ng Pilipinas. Pero kalahati lang sa kanila ang may kumpletong papeles. Sa ngayon, 3 Pinoy pa lang ang nakaalis ng Sudan matapos ma-rescue ng gobyerno ng Saudi Arabia. Nakikipag-usap na rin ang ahensya sa pamahalaan ng Egypt na tanggapin muna ang mga Pinoy sa Sudan pansamantala. Pahirapan daw kasi ngayon ang rescue operation dahil sa mga saradong airport. Yung mga naiiwan na kababayan sa Sudan, hindi ako magbobola sa inyo. Siyempre, gera to, kaya hindi sila masaya. Nakakaawa nga yung iba pag makita ko yung mga messages na buti naman, may internet pa, no? May kuryente at minsan nawawala. Pero pinapadala lang kami ng messages, pati yung embassy, yung isa sabi, parang iniwan siya ng amo niya doon na yung amo niya basta umalis, para siyang pusa daw, raso na iniwan lang doon. Pero ang maganda naman, walang casualty. At sa iba pang frontline news abroad, biglang nagliab ang electronic dragon effigy na ginamit na prop sa performance sa Disneyland sa California sa Amerika. Sa video na kuha ng isa sa mga manonood, makikitang nasusunog ang ulo ng animatronic na dragon. Maya-maya, lumakas lalo ang apoy hanggang sa halos lamunin na nito ang buong dragon. Nangyari po yan sa gitna ng isang performance. Ligtas naman ang mga empleyado ng Disneyland pero may 6 na muntikang mas suffocate. Inaalam pa ang sanhi ng apoy.
May sibiklab ding apoy mula sa aeroplanong nasa Himpapawid. Sa pool sa video ng isa sa mga pasahero, ang apoy na lumalabas mula po sa pakpak ng aeroplano. Bunsod po yan ng tumamang ibon o bird strike. Bumalik naman ang aeroplano sa Ohio sa Amerika at ligtas itong nakapag-landing. At sa Berlin, Germany naman, nagdulot ng pagbigat ng trapiko ang protesta ng mga climate activists. Umarang sila sa gitna ng kalsada at idinikit ang kanilang mga kamay sa semento bilang panawagang umaksyon sa problema sa climate change. Sa isang punto, sinubukan pa nilang sugurin ng isang lalaki ang mga realista pero agad siyang pinigilan ng mga pulis. Sa huli, nagmatigas sa mga realista kaya inaresto na rin sila ng mga pulis. Susunod, strategic victory laban sa mga komunistang rebelde na kamit na raw ng militar ayon sa National Security Council. Helicopter ni Negros Oriental Congressman Arnulfo Tebes na umulay ginamit tao sa pagpatay kay Governor Roel Degamo, hawak na ng mga otoridad. At Pangulong Bongbong Marcos, pinangunahan ng send-off party para sa ating mga atletang lalahok sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa unang pagkakataon, nagkaharap ang mga pumaslang umano kay Governor Roel Degamot ang byuda ng alkalde. Kasabay niya, na-recover din ang chopper na ginamit daw ng mga suspect para makatakas. Nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Naging emosyonal si Pamplona Mayor Janice Degamo nang makaharap sa preliminary investigation ang mga suspect sa pagpatay sa kanyang mister na si Negros Oriental Governor Roel Degamo at walong iba pa. Wala, mahirap i-describe. Humahagulgol kanina siya, umiiyak siya kanina sa during the proceedings dahil siyempre naaalala niya yung nangyari, namatayan siya ng asawa at yon, nakita naman niya na ayaw nang mag-file ng counter affidavits yung mga respondents dahil technically ay inaamin naman nila na involved sila doon sa nangyaring patayan. Sa kabila niyan, wala pang nasasampahan ng anumang reklamo sa mga itinuturong utak sa pagpaslang sa gobernador. Kabilang na si Congressman Arnie Teves. Tiwala naman si Mayor Janice na pasasaan pa at makakasuhan din ang kongresista. Malapit na po yan. We're almost there. Hintay na lang tayo for resolution na yung dito po. So, antabayan na lang natin. The more he speaks, the more he would reveal who he really is. Giniit naman ni Justice Secretary Boy Remulla, hindi pwedeng madaliin ang proseso ng pagkamit ng hustisya. Pero malaking tulong aniya ang pagkaka-recover sa chopper na pag-aari umano ni Teves. Ang chopper na yan ang sinasabing ginamit ng mga sospek para tumakas. Isa yan sa mga bagay na mapapaniwala ka na meron siyang kinalaman. Kasi chopper niya mismo ang ginamit na sinakyan ng mga salarin upang makatakas sila mula sa Negros Oriental kasi naka-checkpoint na lahat eh. Naka-checkpoint na lahat. Wala nang checkpoint, langit na lang eh. Kaya doon sila dumaan. May search warrant na rin para sa chopper at ipalilipat na ang kustodiya nito sa mga otoridad. Bukod pa riyan, pinasisilip din ni Remulla ang small town lottery at isabong operations ni Congressman Teves. Posible raw kasi yang magamit para maituring siyang terorista. Makikipagpulong ang kalihim sa Anti-Terror Council. That's where it will go now. The fact that this money is being used, was used to finance terrorism, should be one angle that we should follow as investigators, as people who were investigating a crime so dastardly. Ayon naman sa kampo ni Teves, mukhang nakuryente si Remulla tungkol sa umano'y paggamit sa chopper niya para tumakas ang mga sospek. Alam daw ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang lahat ng detalye ng flights ng chopper ng kongresista. Bukod kay Teves, may 3 hanggang 5 pang gustong ituring na terorista.
Kabilang na riyan si Marvin Miranda na isang dating Army Reservist. Samantala, habang tahimik ang palasyo sa paulit-ulit na panawagan ni Teves na makausap sana niya si Pangulong Bongbong Marcos, si Mayor Janice Degamo naman kung saan nakausap niya sa loob ng palasyo sina Press Secretary Cheryl Garafil at Executive Secretary Lucas Bersamin. Nagkaroon din daw siya ng pagkakataong personal na makapagpasalamat kay Pangulong Marcos. Paglilinaw naman ni Garafil, ang pinakatinututukan ng Pangulo ay ang peace and order sa Negros Oriental. Nagbabalita mula sa frontline, Marlene Alcaide, News 5. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang send-off sa mga atleta ng Pilipinas na maglalaro sa Southeast Asian Games sa Cambodia. Mahigit 800 atletang Pilipino ang sasabak sa mahigit 600 sporting events. Makakuha ng incentives na mula 60,000 pesos hanggang 150,000 pesos. Depende kung bronze, silver or gold na makukuha ng atleta. Kabilang sa mga panlaban ng Pilipinas sa SEA Games, sa mga Olympian na sina Nesty Petesio, Carlo Paalam, Carlos Yulo, EJ Obiena at si Heidelin Diaz. Magsisimula ang SEA Games sa May 5 hanggang 17. Dadala kayo ng dangal sa Pilipinas. Tignan na lang ninyo, lahat ng mga champion natin that have gone out onto the international stage that have made a name for themselves and all they have done is bring glory to the Philippines. Abangan, deadline sa pagpaparehistro ng mga SIM, may extension kaya? At pagaya sa huni ng mga seagull, tampok sa isang contest sa Belgium. Tuloy-tuloy ang balita dito sa Frontline Tonight. Tinalakay ngayong araw ng Department of Information and Communications Technology at ng mga telco companies ang posibleng extension ng deadline sa SIM registration. Hanggang bukas na lang po yung SIM registration, mga kapatid. Wala pa kasi sa kalahati ang nakapagparehistro ng kanilang SIM dalawang araw bago ang deadline. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Cellphone at SIM card ang paninda ni Ismael sa kanyang pwesto sa Baclaran. Pero ang ilan, hindi yan ang hanap sa kanya. Marami sa mga lumalapit kay Ismael, nagpapatulong magpa-register ng SIM. Hindi man ito kabilang sa mga alok na serbisyo ni Ismael. Pumapayag na raw siya, basta magbayad sa kanya ng 50 pesos. Yung purpose naman ng bayad nila, yun, pinapaload naman namin yung ano, yung 15 yun, na single namin. Load. Sa Smart. Maglo-load kami ng regular, then kami na po magre-register din. Paalala ng National Telecommunications Commission o NTC, libre ang SIM registration. Kasunod yan ang mga kumakalat sa social media na ilang nagpapabayad daw kapalit ng serbisyo sa pagpaparehistro ng SIM. Dalawang araw bago ang deadline, marami pa rin hirap mag-register. Gaya ni Aling Becky na dekipad ang cellphone. Bukod kasi sa walang internet ang cellphone niya, wala rin siyang valid ID na kailangan sa pagpaparehistro. Wala akong touchscreen na cellphone. Nahirapan ako. Si Renz naman, hirap daw isingit sa kanyang schedule ang pagpaparegister. Busy po kasi ako eh. Sa pagtitinda, hindi po ako, wala po ang oras magpaano eh. Paregister po eh. Pag nag-deadline na, magpapalit na lang ako ng bagong SIM. Sa huling tala ng Department of Information and Communications Technology o DICT, wala pa sa kalahati ang bilang ng mga nakapagparehistro na ng SIM. Para madagdagan yan, humingi ng permiso ang Globe sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para gamitin ang emergency texting sa pagpapaalala sa kanilang subscribers na magparehistro na. Napakalaking permiso po kung hindi po kayo makakapag-register at mawawalan po kayo ng access sa mga iba't iba pong digital applications. Bukod sa di na makakatanggap ng tawag at text, kundi mai-register ang isang SIM, posibleng hindi na rin magamit ang mga mobile wallets, online shopping at delivery applications na nakaangkla sa di-rehistradong numero. Kaya patuloy ang panawagan ng mga telco na i-extend ang deadline sa SIM registration. Pero ayon sa DICT, natalakay sa isang meeting ngayong araw ang posibleng extension ng deadline ng SIM registration. Inaabisuhan din nila ang lahat na hintayin na lamang ang kanilang opisyal na anunsyo.
Paglilinaw naman ng NTC, bagamat automatico madedeactivate ang SIM ng mga user na hindi makakapagparehistro hanggang April 26, may 5 araw pa matapos ang deadline para i-reactivate ang SIM. Ang Department of Justice, tiniyak na di nila hahayaang may manamantala sa SIM registration. Our eyes will be on the telcos not to take undue advantage of this. Kasi maraming ano yan, consequences, may mga disappearing load na naman yan, mayroong pera na naman sa GCash. Maraming consequences to. Kaya dapat fair dyan ang mga telco. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. At paglilino lamang po, ang huling araw ng SIM card registration ay sa 26 po ng buwan na ito. Yan po ay sa Miyerkules ng linggong ito. Dineklara ng pamahalaan ng isang strategic victory laban daw sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Ayon po yan kay National Security Council Deputy Director Jonathan Malaya. Ang sabi po ni Malaya, sa dami ng napatumba ng militar na guerrilla front sa bansa, masasabing meron ng strategic victory ang gobyerno laban sa rebelyon. Umasa rin daw ang gobyerno na tuloy ng mapuksa ang rebelyon sa bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. It's in its dying stages now, no? Kasi based on the latest data we have, out of the 89 guerrilla fronts of the Communist Party of the Philippines New People's Army, 67 has been dismantled since 2018. We are in a good place, no? The military considers this that we are at a strategic victory level, and hopefully in the next 2 years, we will have total victory. Naniniwala si Malaya na malaki ang ambag ng nalalagas na liderato ng CPP, NPA, NDF sa paghina ng puwersa nito. Para naman mapabilis ang tuloy ang pagpuksa sa rebelyon, sinusulong daw ngayon ng gobyerno ang pagbibigay ng amnestiya sa mga aktibong rebelde. Sa ngayon daw kasi, nag-aalangan ang mga rebelde na sumuko dahil sa mga outstanding warrants of arrest, bunga ng dating pagkakasangkot sa krimen. It's not a benefit to them if they surrender. That would be a big help to us if an amnesty law is passed, which would cover crimes that were committed prior to the effectivity of the amnesty law. At para naman sa ating pabaong pampagood night, kung kakaibang contest lamang ang labanan, panalo na yata itong mga taga-Belgium. Aba, ang trip lang naman nila, Bok. Kinagaya nila ang huni ng ibong seagull. Ito po, pakinggan natin. Buti lang, itong trabaho natin, no? Ilan lang yan sa mga kumasa sa kakaibang contest sa bayan ng Depana. Bukod sa paggaya sa huni ng ibon, kung todo, costume pa sila. Hindi lang po katuwaan ang contest. Layon daw nitong magbago ang tingin ng mga taga-Australia sa mga seagull. Kadalasan daw kasing itinuturing ng mga taga-roon na peste ang mga ito dahil naunguha ng chips o ice cream at maiingay. Ang 21-year-old naman po na estudyante ang nag-uwi ng medalya para sa Best Imitator Crown. Gusto mo yung natulala tayong dalawa. Doon ako nagulat eh. Kumukuha yung mga seagull ng ice chips cream at tsaka ice chips. Daw. Hindi ko rin alam eh. Hindi ko rin ba? So ginaya sila. Okay lang yan. Basta huwag yung beer. At yan po ang 45 minuto pag-imayas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako rin po si Edlingao. Magandang gabi.